Para hindi raw masanay na umasa na lang lagi sa ayuda ng gobyerno, i-re-require na ang mga beneficiaryo ng food stamps program na mag-enroll sa job programs ng Department of Labor and Employment at TESDA. At kaunay po niyan, makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Asek, good morning. Yes, everyone. Good morning po. Asek, pakipaliwanag nga muna itong sistema ng food stamps program ng DSWD. Nung huling press con kasi ni Secretary Gatchalian, pinaplansya pa raw ang detalye nito. Naplansya na ba sino-sino yung mga qualified na maging beneficiary ng programang ito? Well, opo. So ito po, inaasahan natin by next month po, matutupad natin yung ating tinatawag po na pilot implementation po dito. Mm-hmm. Well, ito po, yung ating pong target po talaga dito, yung poorest of the poor natin. Mm. So yung 40% po nito ay mga miyembro po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Uulitin ko po, 40% lang po. And the remaining 60% po, yung poorest of the poor po natin na hindi po nakasama doon sa ating 4Ps, ano, na okay, na-identify po ng ating listahanan. So ito po yung mga kababayan natin na yung kinikita, ano po, mababa pa po sa 8,000 piso o tinatawag natin na food poor. So yun nga po ang maririnig natin sa ating mga kababayan. Ano po, teka, baka dagdag na naman na ayuda lang yan. Mm-hmm. Baka masasana yung mga kababayan natin sa puro assistance na lang. Pero hindi nga po. Sa disenyo po natin ito, gusto natin makita yung ating mga kababayan. Okay, binibigyan po natin sila, ano po, ng food stamp nga po. At dito po sa tulong ng food stamp natin na ito, electronic benefit transfer po yung binibigay natin. Parang ito po, yung ini-empower po natin yung ating mga kababayan na sila po yung may kakayanang pumili ng kanilang masustansyang pagkain. Mm-hmm. Ano po, nang sa ganon, in effect, ang iniintay natin, maging epektibo naman sila, ano, na miyembro ng ating community o maging productive member. Asek, maputol ko kayo, ilan po yung target natin beneficiary dito? Ganun pa rin, 1,000,000? Yes, 1,000,000 po. Mm-hmm. Mag-uumpisa po yan. Sa unang taon po ng implementation, 300,000. Okay. The following year, another 300,000. And then sa pangatlong taon, ano po, target na natin mabuo yung 1,000,000. Then dito po, sa ating mga kababayan na kasama po dito, ang tinitingnan po natin muna sa pilot implementation natin, meron po sa NCR para may urban setting po tayo, meron po sa Caraga, meron po sa farm, and then meron din po sa may Maropa. So tinitingnan natin dito, may urban, may rural, meron po tayo doon sa tinatawag natin may mga nakikita natin, may mga armed conflict, and meron din po tayong mga gita o yung geographically isolated and disadvantaged area. Yes. Kaya po meron tayo sa may Maropa. Pero mahalaga po dito, Sir Iban, yun nga po, yung ating mga kababayan, hihingan din po natin ng compliance. Okay, may tinatanggap kayo na meron kayong food stamp program, pero hinihingi po natin sa inyo yung job network services o yung employment promotion activities. Mm-hmm. At sa ganun, kasi ito po rin yung sistema din eh, pag nakikita natin sa ibang bansa, ano, okay, meron kang food stamp, ano po, pero hindi lang tulong yan. Hinihinga ka rin namin ng deliverables, ano po. Kaya nililink po natin sila at ililink po natin sila sa DOLE, ano po, sa Department of Agriculture, sa DTI, okay, at ganun din po sa TESDA. Ano okay po, na kumbaga mag-i-enroll kayo sa mga programa po nila, ano po, nang sa ganun, may empower namin kayo, binibigyan din namin kayo ng skills, ano, para nang sa ganun, maging matuto kayo sa paghayupan, pagsasapa, o matuto kayo ng technical skills. Ito ho yung sinasabi ninyong mawala yung culture of dependency, ano, at yes, kailangan mag-present ng certificate na galing sa DOLE at TESDA. Sa ang DSWD ho ba, tutulungan din silang i-facilitate ang pagkuha nito at pati yung pag-enroll dyan sa food stamp program? Yes, tama po. Kasama po talaga ito, Sir Iban. Ano? Mm-hmm. Sa ganun, opo, nakikita nga po natin na tinutulungan kayo. Kasi yun nga po nakikita natin. Pag gutom, mahirap po mag-aral yung mga mag-aaral. Pag gutom, mahirap po magtrabaho. Eh dito, meron tinatawag na nga po tayong electronic benefit transfer. Uh-huh. But then, yun nga po, tutulungan naman namin kayo doon sa skills. Na sa ganun, makapagtrabaho naman po kayo. At ibig sabihin nga natin, yung culture of dependency, mabreak po natin. Ito po yung tinatawag natin na development side naman po ng DSWD. Mm-hmm. Kasing welfare, tulong po yan. Pero yung development, may binibreak po tayo dito na intergenerational cycle ng poverty or ng dependency. So dahil po natin binibigyan yung ating mga kababayan, kasama po doon
yung mga exit strategy natin na binibigay na para yung pag-exit po nila sa mga relevant program, ano, may mga services of mga various line agency po tayo at ma-ensure natin yung sustainability ng program. Hindi lang napakain kayo, na-empower din kayo sa scheme. Asek, nabanggit niyo yung sustainability. May mungkahi yung isang kongresista na magkaroon daw ng collaboration sa DA para habang tinutulungan natin yung mga beneficiaryo, natutulungan din yung mga magsasaka. Posible kaya ito? Well, yun nga po. Kasi kasama rin po sila dun sa nakikita natin, dun sa pag-gear natin ng initiatives, ano, towards skills enhancement and development, ano po. Kasama din po talaga yung DOLE, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, at saka nga po yung TESDA. So nakikita natin, para meron po tayo sa employment, meron po tayo sa agriculture, dun sa trade natin, at syempre dun sa mga technical skills natin. So marami rin pong options yung ating mga kababayan. Halimbawa po, dito po sa NCR setting, kung yung mga miyembro natin ay nandito, so alam naman natin limited yung ating wala naman halos agricultural land dito. Cheater, backyard yung inyong setup para magtanim. Ano? Pero dun po sa mga rural areas, akmang-akma po yung sa agrikultura natin. Ano po? Okay. And so on and so forth. So ito po yung nakikita natin. Para nga po yung ating mga kababayan, hindi naman masabi yung ating mga taxpayers, puro lang assistance ng DSWD, puro lang grant. Hindi po. Tinuturuan din natin yung ating mga kababayan na tulungan yung kanilang sarili. Nang sa ganon, pagkatapos nila sa programa, kasi ang target po natin dito po sa ating food stamp program, ano po, o itong walang gutom 2027, ano po, yung target po natin dito yung apat na taon. So kung matatapos po sila after 4 years, empowered naman sila. May skills, ano po, silang natutunan para magtrabaho o para po magnegosyo. Abangan namin ang karagdagang detalye niyan, ASEC. Nabanggitin niyo next month, ano? Maraming salamat. DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Salamat po, Sir Ivan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.